everyone, welcome to my channel. Ayan, so this is Jaja Bustos, ang inyong fertility advisor at ang inyong kasister at kachikahan pagdating po sa fertility. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon sa vlog na ito is tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng tinola na pampabuntis. So, alam natin na maraming klase ng luto ng tinola, pero yung tinola po na ituturo ko sa inyo ngayon is para po ito sa mga babae na gustong mabuntis. So, di ba, yung may mga picos, bawal po sa kanila yung chicken. Pero dito, sa tinola na to, pwede po sa inyo yung tinola. Pero, pagka kumain kayo, medyo mas marami yung sabaw. So, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng tinola na hindi toxic. At yung sabaw po niya is talagang nutritious at masustansya. At makakatulong po ito ng mabilis para sa inyo, para mabilis po kayong mabuntis. So, abangan nyo po yan. At kung gusto nyo pong napanood ng buo ang live na ito, huwag nyo pong i-stop. At syempre, kung gusto nyo pong mapanood ang mga next tips ko sa inyo, is mag-subscribe lang po kayo dito sa aking channel. So, ang gawin nyo lang po is i-click nyo po yung subscribe button dito sa ibaba. At kung meron kayong mga questions, pwede po kayong mag-comment. At kung gusto niyo po itong i-share sa ating mga kasis, ay pwede niyo rin pong i-share yan sa ating mga kasis para makatulong kayo dun sa mga nahihirapan din pong mabuntis. At kung may iba po kayong questions sa akin, pwede niyo po akong i-follow sa aking Facebook account. So, i-search niyo lang po yung name ko, Jaja Bustos. Pwede rin po kayong sumali sa aking group. So, i-search niyo lang po yung Jaja Bustos Fertility Program Group. Ayan, so abangan nyo po ang ating menu at ang ating cooking session with tinolang manok na pampabuntis. Ayan, so nandito tayo ngayon sa kusina namin at magluluto po yung ating chef ng ulam na pampabuntis. So ayan, yung pampabuntis po natin is tinolang manok na yung ingredients niya po is dapat hindi matapang kasi kapag masyadong malasa yung inyong tinola at masyadong maalat yan, hindi po yan tatalab. May mga luto po kasi tayo na talagang pampabuntis talaga yung irerekado mo. Kaya yan po yung ituturo ko sa inyo ngayon. Ayan, so mag-start na tayo. Okay, so ito po yung chef natin ngayon. Ngayon, siya po yung dahilan kung bakit mabilis akong nabubuntis. Kasi yung mga niluluto niya po, yung mga ricado niya talaga is healthy at hindi. Hindi siya artificial kasi marami na ngayong lumalabas na mga ricado eh. Yung mga artificial na like gumagamit na sila ng mga magic syrup. Ito po kasi more on natural tayo. Ayan, so ipapakita namin isa-isa ang ingredients ng tinolang pampabuntis. Ito po yung tinolang pampabuntis, ha. Okay, so ano to, Bex? Tinola. Papaya. Ayan, papaya. Unang muna, tinola. Syempre, papaya pala yan. Unang muna, syempre, yung buya. Oo. Bawang, sibuyas. Okay. Sibuyas na native to, eh. Oo, sibuyas na native ang gamitin. Tapos ito, sili. Ayan. Okay. Luya. Luya. Bawang, may sibuyas na native. Oh. Ito, paminta to eh. Oo, oh, oh. Paminta, paminta po. Pamintang buo. Ito, bawang. Ito, luya. Tapos ito po, papaya to. Papaya. Ganyan dapat ang pagkahiwa, malalaki. Kasi kapag malalaki po yung hiwa ng papaya, mas marami po tayong nakukuha ng nutrients. So, ganyan yung papaya. Tapos ito naman yung petchay. Ngayon, ito yung malunggay. Malunggay. At ito yung manok. Ayan. Konting oil lang. Okay, so, pag nagluluto po kayo ng tinola, pag magigisa na kayo, huwag masyadong maraming mantika. Lalabas yung oil ng chicken, kaya kailangan konti lang yung oil. Oo, dapat konti lang yung oil, kasi mamantika naman na yung ano eh. Ayan. Unahin yung gisa yung ano, ano nga yan? Ginger. Ginger or luya. Ayan. Medyo pabrown muna na. So, igisa nyo muna. Huwag masyadong maraming mantika, mga sis. Baka mamaya, lumalangoy na yung mga gluya niya dahil sa dami ng mantika. Naging fried tinola.
Ayan, so siya po yung chef namin dito sa bahay at siya po yung nagluluto ng mga healthy foods. Ayan, so next na igigisa nyo is yung bawang. Okay. Yan kasi procedure ko yung iba. Depende sa inyo kung anong gusto nyo unahin na isa. Pero yan yung procedure para mabuntis kayo. Okay, so nagisa na yung bawang. Oh yeah, bawang. Okay, so isunod nyo na kaagad yung sibuyas. Yan. So kasi marami sibuyas para malamig namin yung sabaw. Oo. Okay. Dapat marami-rami yung mga sibuyas ha. Kasi yung sibuyas pampabuntis din po yan. Kaya dapat marami. Tsaka yung luya, nakakabuntis din yan. Kaya dapat maraming rekado. Baka mamaya tinipid nyo yung Tsaka syempre, pag nagigisa kayo, hinaan nyo lang yung apoy. Baka mamaya naman, sobrang lakas ng apoy, masusunog yung mga ginigisa nyo. So yan, after ng sibuyas, pwede nyo nang isunod na i-fried yung manok. Parang i-fried mo lang muna siya. So, yung manok, yan, ikalat-kalat nyo lang. Diba? Pampabuntis na tinola. To hindi to tinola na kunwari lang. Yung mga tinola na to, pampabuntis po ito. Tinolang manok na pampabuntis. Ayan. So, kapag nilagay nyo na yung manok, syempre, lakas-lakasan nyo na po yung medium apoy. Medium na siya. Medium fry. So, ganyan. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, ihulog nyo na yung pamintang buo. Habang... Dapat maraming paminta para medyo maanghang. Kasi alam nyo mga sis, yung paminta kasi, nakakaalis niya ng mga lamig sa matres. At saka, kabag. Healthy kaya yung paminta? Aba? Kaya pag kayo ng tinola, dapat maraming paminta, ganyan. So, habang hinihintay natin, ganyan lang. Pagkakaan natin konting patis. Oo. Depende rin sa inyo, ganong kalapagutin nyo, kapabang. Okay, so lagyan nyo ng patis. Instead na asin, patis lang. May asin din siya konti, mamaya. Oo. Huwag masyadong maraming asin, kasi yung iba kasi pag nagtinola, ang daming asin nagkakayuti ay. Ayan, so takpan nyo. Okay, takpan na natin habang hinihintay natin na maluto yung manok. Ayan, so... Ayan, habang hinihintay natin na maluto ng konti niya, ganyan lang po. Kulo na rin ang tubig pang sabaw niya. Oo. So, habang inaano niya po yung manok, nagpapakulo na rin siya ng tubig. Pang sabaw. Para pang sabaw niya mamaya. Para mainit na kaagad. Para mas madaling maluto. Ngayon, so yan. Ito yung ihahalo natin mamaya. Malunggay, sili, petchay, at saka... papaya, ayan. So, malalaki yung papaya kasi talagang healthy yan eh. So, hintayin natin. Pwede kung gusto nyo may petchay. Oo. Pero, pesipos. Pwede rin talbos ng sili, di ba? Okay, so after mga 3 minutes, syempre, check natin. After 3 minutes, i-check nyo. Baka mamaya nasunog na pala yung manok, di ba? Nasangkot siya na maayos. So, ayan. Isasangkot siya. Okay. Halo-halo nyo daw. Sangkot siya, ang tawag. Parang ititipot mo lang muna. Bago mo lang. Okay. 3 minutes na ba, diba? Oo. 3 minutes lang. Ayan. So, syempre, kumukulo-kulo din yan kasi may naman yung, may tubig naman yung chicken eh. Sarili niyang ano yan? Oil. Oo. Kasi may oil naman talaga yung manok, diba? Oo. Ayan. Okay. Atas, tsaka yung oil. Oo. Tapos, pakpan o hindi na? Okay, patuyo na lang ng konti. Tapos, patagyan na natin sa bowl. Okay. Patuyo-tuyoin natin ng konti. Yung para napiprito niya. Oo. Sabaw na. Okay. After 3 minutes, pwede nang lagyan ng sabaw. So, mainit na to. Hot water na to. Oo. Kumulo na yung hot water. So, yan.
Okay, pwede na natin sabawan. Enough to cover the chicken. True. Okay. Okay. Kasi yan, mag-ano din yung mamaya yung sabaw niya. Mali-lesson din yun. O, sige. Pag lumambot. Okay, yan. Okay, so narinig nyo yun, ah. Tapos, 30 minutes. Oh, okay. After 30 minutes, check natin, nagigay natin papaya. Okay. Okay, so hintayin natin 30 minutes. Cooking with love provides food for the soul. Ayan, so yan yung kitchen ko. May mga halaman po, plantitas. So, kumukulo pa. Wait natin. So, balikan na natin kung ano nang ganap. Siguro naman ay na-absorb na ng sabaw yung katas ng ating manok. Kaya ngayon, bibisitahin na natin. Ayan. So, kumukulo na siya. Ayan. Oo. Yung oil, yung mga excess oil niya, kailan tanggalin? True. Para hindi oil. So, yung mga mantika-mantika ng manok, di ba kasi nagmamantika yung manok, dapat pala inaalis po siya kasi hindi siya maganda sa ating kalusugan. Tsaka ano yan, dumidikit kasi yan sa ating matres. Yung mga oil, malakas yata yan saan nga be? Parang hindi siya. Oo, mataas kasi yung cholesterol niyan. Kaya pagka ganyan, alam ko yung iba, yan ang gusto nila kasi masarap nga. Oo. Pero sa totoo lang, hindi siya maganda. Lalo na sa high blood. Oo. Kaya dapat, pag nagluluto kayo ng tinolang manok, aalisin nyo po yung mga mantika. Tignan nyo. Sobrang napaka-oily. Kasi babalik yung ano. Oo. Dapat may ano, anong tawag dito? Strainer. Para salain niya yung oil. Ayan. Babalik kasi itong mga tinolang. Ayan. Okay. Tingnan mo yung mantika. Grabe! Ito, hindi ito maganda sa katawan. Tsaka, yan yung malakas makapamayoma eh. Yung oil niyan eh. Tapos, lagyan na natin picos. Yung papaya. Okay, so ihulog na natin ang papaya daw. Hanggang sa lumambot lang siya, 5 minutes more. Okay. Tapos, tagalan na natin ng 1 teaspoon of salt. Ayan, 1 teaspoon of salt lang, huwag masyadong marami. Depende sa inyo, gano'ng ka, kahard ang gusto nyo, ano, yung simpla. Tapos, lalagyan ko rin yung chicken cubes. Yan ang pinaka-seasoning. Oo. So, chicken cubes lang, ha? Lalambutin na lang yung papaya. Tapos, sabay natin sila. Okay, so palalambutin daw. Lagay nyo na din yung sili, sabay ng chicken cubes. Ng papaya. And papaya. Mga 5 minutes, yung lumambot na yung papaya. Lagay na yung malunggay tsaka yung pechay. Okay, sige. Hintayin natin mag 5 minutes. After 5 minutes. Okay. Okay, 5 minutes na po. Bisitahin natin ang ating nilulutong tinola. So, ayan, may oil na naman daw. Alisin natin ulit yung oil. Iwasan niyo yung chicken oil kasi ano yan, hindi maganda, di ba? Actually, nakakamayoma nga daw yan eh. Magpapabuntis. Hindi talaga healthy. True. Pero sa mga inasal, masarap. Oo. Oil, chicken oil. Lahat naman ng masarap, lahat naman ng hindi healthy, eh, masarap, di ba? Kung ano pa nga yung masarap, yun pa yung hindi healthy, eh. Kaya dapat, mag-natural lang tayo. Katulad sa tinola, ayan, pag may mga ganyang langis-langis, hindi siya maganda. Kaya dapat, dabi na natin natanggal oil. Alisin nyo yan, yung mantika. Kaya, kasi, yan ang nagpapalasa talaga sa manok. Oh, yes. Ang problema, hindi siya maganda sa kalusugan. Parang ano siya, high blood, mataas sa cholesterol. Muna natin. Depende rin niya sa inyo paano. So, taste mo na daw. Okay na. Para sa akin, okay.
Ito na lang, mga 2 minutes. Oh, so huli is yung malunggay. Ayan. So ihulog ang malunggay. Pechay, tapay na rin. Together with the pechay. So panoorin niyo nang mabuti ha, kasi hindi ako magaling magluto, kaya kailangan watch niyo talaga. Okay. Tapos, takpan na para maluto yung. Okay, ganyan. 2 minutes lang. Huwag niyong ihalo ng ihalo ha, pag nilagay yung gulay. Kailangan parang nakapatong lang siya. Kasi malalamog yung gulay. Dapat ano siya, medyo half cook ng konti. Oil. Okay, so yan yung oil, oh, itapon nyo na yan kasi hindi yan nakakabuntis. Ganito na rin kadaming natapon pa. Itapon natin. So ilang minutes yun, be? 2 minutes lang, okay na. Okay, hintayin natin 2 minutes. Pabuntis kayo, kailangan tinolang manok na pampabuntis. Ayan, so after 2 minutes, wow, kumukulo na siya. Okay, so turn off the light. Kung nakita nyo, hindi tayo gumamit. Turn off the fire pala. So, ayan. Kung nakita nyo mga sis at kung mapapansin nyo, chicken cubes lang talaga yung ginamit natin kanina. Hindi tayo gumamit ng magic sarap. Kasi yung magic sarap, masarap talaga. Kaya nga magic eh. Minamagic niya yung sarap. Ang problema po, yung magic sarap kasi marami siyang chemicals, lalo na pagdating sa... Ang favorite, ano? Oo. Nakakaano kasi yung ano? Ano kasi yung magic sarap, malakas yan maka UTI. Pwede naman yung lagyan, pero sobrang konti lang talaga. Mas okay na yung natural na lang. Yung favorite part. Oo. Pecho. Ayan, favorite part ko yung pecho. So, ayan, luto na. Gutom na ako. Pero baka mabuntis ako pag kumain ako nito. Ayan, mga sisa. Wow! Ayan. So, nakita nyo ang tinolang pampabuntis. Thank you for watching. Kaina na. Yay! Ayan po yung chef natin. Nag-hi ka. Okay, bye-bye!